Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano ang nahihintay sa ating ekonomiya at kabuhayan pagpasok ng taong 2023. This time, makakasama naman natin ang isang ekonomista at faculty member ng School of Economics sa University of Asia and the Pacific na si Prof. Ronilo Balbieran. Welcome to Discarte! Hi, sir! Kumusta ka na? Magandang hapon, May Salve! Thank you Merry so Christmas. Much. Oh, Merry Christmas na nga, Prof. Ano ba yan? Kumusta naman ang ating taon? Patapos na? Wala bang pamasko man lang sa ekonomiya natin? Kasi kahapon, nung usap tayo, baka raw umabot ng 8.2% pa, Prof, ang inflation. Ano ba ibig sabihin nito para sa ating ordinaryong mamamayan? Ang ibig sabihin nun may 8% tayong baka mawala na dapat sana pinambibili natin ng dagdag na bilihin, pero napupunta yun sa dagdag na presyo ng ating binibili. No? So, sa halip na bibili ka mas maraming pandesal, mas maraming queso de bola, mas kakauntian mo yung bibilihin mo kasi mas mahal na yung presyo. So, yun lang ang ibig sabihin nun. So, medyo dapat ang inflation ay mga 2-4%. Pero ngayon nag-aapaw-apaw more than 5%, ngayon 6-7.7 ang pinakahuli at may forecast na aabot ng mga 8-8.5%. So yun po ang ibig sabihin na medyo napapakamot ngayon tayo sa ulo natin dahil mas mahal na ngayon yung presyo ng bilihin kumpara nung isang taon. Mm-hmm. So sinasabi po sa forecast na tataas pa po ang inflation, ibig ba sabihin tataas pa rin ang bilihin at lalo pa tayo dapat maghigpit ng ating mga sinturon? Yun ang sinasabi, no? Ang babala ay maghigpit tayo ng ating sinturon, mag-ingat tayo sa paggastos ng pera, yung gagamitin lamang natin ay yung mga doon sa mga tunay na mga pangangailangan natin, hindi yung mga kapritso lamang yung mga binibili natin. No, so talagang ingatan natin yon kasi hindi natin alam, no, maaring may mangyari pang iba, no. Hindi nga natin inasahan, so dapat nga medyo sitting pretty yung ekonomiya natin dahil nag-re-recover na tayo. Marami dito sa 8% ng inflation na sinasabi nila, hindi natin kasalanan. Kasalanan ito nung may dalawang bansa na nag-gyera, no? Apektuhan yung ating presyo ng langis, presyo ng mga pataba, presyo ng lahat ng mga feeds na kinakain ngayon yun. Kinakain yun ng mga manok natin dito. Mm-hmm. At yung dahil mahal na yung kinakain ng mga manok natin, mahal na rin yung manok. Mahal na rin yung itlog. Mm-hmm. Mahal na rin yung ibang mga gulay na ang nakadepende sa fertilizer na in-import din natin. So, mga ganun. No? Marami dito ay tinatawag na imported na problema. No? Imported inflation. So, hindi made in the Philippines, Prof. Ang made in the Philippines, 2-4%. No? Pero yung beyond 4%, mga made from abroad, no, imported from abroad. No? So ang maraming sinasabi, medyo ano na siya, kakalma na yung inflation, pero hindi natin alam. Mamaya-maya mo, may dalawa na namang bansa na mag-away na wala naman tayong kinalaman sa away nila, pero maapektuhan tayo. So hindi natin alam ang pwedeng mangyari next year, kaya ingat-ingat lang po doon sa pero kinikita natin sa dahil pagbabudget, ano? Lagi na lang tayo, Prof, nagbabudget. Tigas ulo talaga nitong mga taong, ay mga bansa na nag-aaway-away. Wala man lang, ano? Wala man lang care sa atin, ano? Hindi nila alam kung paano tayo maapektuhan. Ay, shucks, wala na COVID. Ang boring na namatay natin. Mag-gera kaya tayo para may mangyari naman. Gusto ko yun. Mga walang... Wala na sila ng drama. Ay, wala na masyadong namamatay. Nakakaloka. Pero Ate May, Prof, yung konteksto, gusto ko lang maintindihan yung konteksto nitong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Overall naman ba, ano, meron bang babawi naman kahit papano para hindi naman, you know, maibsan naman ng konti yung paghihirap ng mga Pilipino? Overall, aside from pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kumusta naman ang ating ekonomiya? Ito naman, ang ikatutuwa mo naman sa ekonomiya natin. Gagaya ng sinasabi ko, no, medyo marami-raming eksperto hindi makapaniwala sa sinasabi ko, no, na yung third quarter tsaka fourth quarter natin, talagang bubulusok 'yon. Kasi yung ekonomiya natin bumagsak hindi dahil talaga naaapektuhan tayo ng ekonomiya ng mundo.
no? Sa for the last 70 years, hindi naapektuhan ng nangyayari sa ekonomiya ng mundo ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung bumabagsak man ang ekonomiya ng Pilipinas ay dahil sa sarili nating gulo, no, dito sa Pilipinas, isang kalamidad. Pero napansin niyo no, nung nag-global recession nung 2008-2009, hindi bumagsak ang ekonomiya natin. Nung nagkakaroon ng Asian financial crisis, nag-negative 13 yung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia, hindi tayo bumagsak. Ang pinakaano lang dahil 0.5% lang yung ibinagsak ng ekonomiya natin. At hindi yun dahil sa Asian financial crisis. Mm-hmm. Yun dahil nagkaroon ng El Nino, natuyot yung mga sakahan natin. No? In fact, and parang may growth pa rin. Hindi negative, ano, Prof? May konting growth pa rin. Yes. Kaya nung sinabi, ano mangyayari, Prof, dito dahil sa COVID natin? Ay, bumagsak yung ekonomiya natin, hindi dahil naapektuhan tayo ng galawan ng ekonomiya ng mundo, kundi naapektuhan tayo dahil inilock natin ang ating mga sarili. Dahil nga health event siya, hindi siya economic event. Ngayon na nawala na yung lockdowns, at pinakawala na natin ang talagang mga maliligalig na mga Pilipino, no? Yan ang talagang pundasyon ng ekonomiya ng isang bansa, ang isang maliligalig na mga consumer. Kasi pag gumalaw ang bawat tao, especially yung mga kabataan, lalo yung mga anak-anak natin, mga chikiting, mm-hmm, ang lalakas ng gastos niya kasi wala man silang pakialam kasi tayo mga pangulang naman na kumikita, sila yung nagagastos. So yung mga yan, pinakawala natin yan. Kaya nung gumastos sila, tingnan nyo, na-shock yung lahat ng mga eksperto. Akala nila 5-6% lang ang growth ng third quarter natin. Pero sa gitna ng napakataas na inflation, 7.6% yung growth natin. So talagang tinabla natin yung nawala sa atin sa inflation, eh nakuha naman natin sa dagdag na mga pagninegosyo, sa dagdag na trabaho, sa dagdag na kita, sa dagdag na sweldo. Mm-hmm. Kaya nagtabla-tabla tayo. Kaya nakakapaglokohan pa tayo ng ganito, nakakapag-joke-joke pa tayo. O, hindi pa tayo umiiyak na yung luhaan talaga. No? Parang yung 7.6, parang nag-revise ng konti, no, Prof, after one month. Parang mas mataas pa nga siya eh, kaysa dun sa target or sa consensus forecast ng mga ekonomista, mas mataas, parang over and above pa. Ang consensus ay 6% lang. Yeah. Kaya po matagal sinasabi na tanggalin mo lang yung lockdown na yan, baka hindi mo na maintindihan kung paano sasabog yung paglago ng ekonomiya. Mm. Actually, ang problema ng ekonomiya natin ay kung paano natin masusuportahan yung lago ng ekonomiya. Ano yung sinasabi ko? Meron ba tayong sapat na elektrisidad? May sapat ba tayong oil? May sapat ba tayong mga kalsada, mga ports, airports, mga warehouses? Ayan ang wala. Yan ang kulang. Meron tayo, ang problema natin, hindi katulad ng ibang problema ng ibang bansa. Ang problema ng ibang bansa, hindi sila makarecover kasi lugmok yung kanilang ekonomiya. Pero tayo, ang problema natin, sobrang lumalago yung ekonomiya natin. Hindi natin alam kung masusuportahan ng enough production inputs, enough electricity, enough energy. Yun ang problema natin. No? Kakaiba. No? Kami ni Ate May, maraming energy. Yes. And in fact, so sinasabi mo, Prof? Yeah. Para mo malaman na maganda ba ang takbo ng ekonomiya, tatlong bagay lang, no? Tao, pera, tsaka emosyon. No? Emotion of the ocean. So, ang tao, pag sa tao, Prof, Unemployment. Kasi sila yung gumagastos eh. So, kailangan may tao pa. Pag nawalan ka ng tao, walang gastos. So, yung pera, kailangan marami kang pera. Good news, no? Yun nga. Ang daming dinadagdag na, alam nyo ba, jobs. Nung first, second, and third quarter, no, kaya tayo hindi natin masyadong napansin yung inflation yan. Kasi 100%, 60%, and yung third quarter, 94% increase, no, sa net primary income ng Pilipinas. Ano yung ibig sabihin nito? Yung mga dagdag na padala ng OFWs, Filipino companies from abroad, etc., na dumating dito. So kaya talagang nasapawan niya yung problema natin ng inflation. And kaya nakakagalaw tayo. Eh, tinan nyo, mag-book kayo ng mga kaliit-liitang mga resort, hotel, at yan, fully book all the way hanggang end of December. Try natin, Ate May, dali. Oh, try nyo. Tumawot kayo. Ayoko gumastos. Wala kayong makukuha. Fully book lahat. Oh, sige. I'm so Prof, ang sinasabi mo, meron na panggastos ang Pilipino o malakas na ang loob nating gumastos kaya umiikot ng ekonomiya ng Pilipinas at ito ang nagiging dahilan para tayo ay lumago. May pera lahat ng tao, tayo lang, Ate May, wala.
Ay, oo nga. Buti pa sila, ganun. So, ang Pilipinas kasi, ang Pilipinas kasi nahati sa dalawa. Yung taong may pera at taong wala. Ngayon, yung taong walang pera, yung mahihirap, ay mga 20 milyon yun. No? Malungkot po yun. At kailangan talaga nating palaguin ang ating pagnenegosyo para magkatrabaho sila at magkapera sila. Pero yung 90 million, no, doon sa 110 meron million. Meron naman. Lahat po yun may pera. May pera. So, kung tayo mag-focus doon sa 20 million, focus tayo sa 90 million. Alam nyo, yung isa kong kaibigan may ari ng restaurant, may tinitinda siyang king crab, 13,000 pesos per kilo. May bumibili? Saan ba yan? Masarap ba? Hindi naman mayayaman. Pero lagi siyang out of stock ng king crab. Ay, mga Mars, ang mga mayayaman dyan, may pera pala tayo, magbayad tayo ng tax. Kasi may dalawang klaseng mayaman sa Pilipinas, yung anak mayaman, tsaka yung anak OFW. Ah, yun. Yung anak OFW, may tinatanggap kada buwan. Yung anak mayaman, merong, kahit na mawala ng sweldo yan, o kaya masira negosyo nila, meron pa silang assets na pwede nilang ibenta. Kaya hindi magugutom. Yes. Pambili ng king crab. At yun ay nawalan na at pinayagan na ng gobyerno na maggala, magwaldas ng pera. Kaya lahat ng mga resort, coffee shop, restaurants, lahat yan puno. At kapag yan umiikot, no, may gumastos, may magnenegosyo. Pag may nagnegosyo, may magkakatrabaho. Pag may nagkatrabaho, magkakaroon ng pera. Pag nagkaroon ng pera, may gagastos ulit. So, sabi nga ni Sarah Geronimo, di ba? Ikot-ikot lang. Ay, yung mga nandito sa diskarte, ha? Tatandaan nyo yan, may pera kayo. Sabi ni Prof, dapat ikot pa yung pera. Oo, gastos. O sabihin mo lagi, ano, may pera ako para ano, parang claim it. Pero Prof, pero dapat may ipon din, ha? Dapat may sumigaw, eh. So, Prof, sinasabi mo, ang nakatulong din yung mga remittances ng OFWs. So, itong papasok na 2023, syempre, maraming uuwi. So, may dala yan, gagastos yan. Hanggang mababa pa ang exchange rate. Oo, kasi muntik na mag 60, Prof. Muntik na mag senior citizen yung peso-dollar natin. Kailangan talaga din bigyan, bago magsalita si Prof, bigyan naman natin ng palakpak ang mga OFW na nakikinig sa atin ngayon dahil kayo pala ang malaking bagay na tumulong sa Pilipinas na yung inyong mga remittances. Yes, go, Prof. Ibig sabihin nga, actually, sinasabi ko, malaking naging tulong na muntik nang mag 60 yung exchange rate natin. Malaking naging tulong yan para lunurin mo yung problema ng ating inflation. Oo nga. Kasi may 7% ka nga na inflation, pero kung ang nadagdag naman natin sa exchange rate natin more than 15%. So ibig sabihin, yung same money na pinadala ng ating OFW, nagkaroon ng 15% na bonus dahil sa exchange rate at yung makita mo napuno ang mga business establishments dahil sa paggastos ng ating mga Pilipinos na may OFW. Abroad. Parang tayo din to si Prof. Ang dami ding energy, no? Parang tayo din, Ate May. Bagay sa atin nalawa to si Prof. Prof, tanong ko, dahil ilang minuto na lang tayo, ano ang prognosis mo for 2023? Tutuloy ba ang paganda? Sabi mo kanina, continuous pagtitipid kasi hindi natin sure sa inflation side. Pero sa GDP side, sa employment side, tapos yung PSEI, di natin alam kung aakyat, bababa. Ano po ba ang tingin ninyong mangyayari sa susunod na taon? Okay, paulit-ulit kong ang sinasabi na ang ekonomiya ng Pilipinas ay never naapektuhan ng nangyayari sa economic events sa labas ng bansa for more than 70 years. Yung COVID is a health event, hindi siya economic event. Naapektuhan lang tayo dahil kailangan natin siyang i-lockdown. Ngayon na wala na si health event, no, kahit anong mangyari sa nangyayari sa labas, no, yung sinasabi nilang global recession na baka daw bumagsak ang ekonomiya ng ating buong mundo, no, Amerika, Europe, ng Russia, ng Ukraine, ng China, so lahat sila nag-slow down. Alam nyo, hindi tayo masyado affected doon. Alam nyo kung bakit nga? Kasi tayo ay may 110 million people na more than 90 million noon ay may pera, bata,
tapos lumalago pa yan, tapos nakaka-receive tayo ng extrang pera abroad, tapos tayo ay hindi nauubusan ng energy. So ibig sabihin nun, ito tayong kakayahan lagi na gumastos. And kaya nga sinasabi natin, kapag ang tao may malaking emosyon, maraming pera, maraming tao, and then patuloy ka lang iikot ng iikot yung pera sa ekonomiya. Kaya yung GDP mo hindi maapektuhan ng kahit na anong nangyayari sa labas. So therefore, next year, susunod na mga taon, sa susunod na 70 years, no? Basta ganyan yung level ng ating tao, ng pera at ng ating emosyon, mawag lang tayo mawala ng energy, ng pag-asa, ng pananalig sa Diyos na tayo ay magiging okay, aalagaan niya tayo, hindi niya tayo ipapahamak, hindi niya tayo gugutumin. Dire-diretso lang yung growth ng Pilipinas natin, just like in the last 70 years, in the next 70 years, wala tayong kinalaman diyan sa nangyayaring bad news sa labas na yan. At ipagdarasal pa natin sila na sana hindi makakaroon yung global recession nila. Ganun po ang nangyayari. So pagkausap mo si Prof, parang hindi ka matatakot eh, no? Very comforting. Kaya natin to. Walang makapagpakita ng data na naapektuhan tayo. Kasi tayo, yung ipoproduce natin, walang hindi bumili, walang pera yung ibang bansa, kakainin at bibilihin din natin sa sarili natin. So wala tayong problema sa ating bansa dahil tayo mismo tinatangkilig natin ang ating sariling mga produkto at kaya nating mabuhay sa ating sariling mga paa dahil tayo ay napakadami at patuloy na nagkakaroon ng dagdag na pera. Salamat sa ating mga OFWs at Filipino companies abroad na nagdadagdag ng pera. Tuwang-tuwa si Dayang. Woohoo, OFW here from Kuwait. Pero sabi po ni Lina ho, hindi po kami makakabili ng king crab. Ang son ko po nagmamaktol. Ang laki ng kaltas ng tax sa bonus. 13th month at sweldo niya, higit 130,000 ang kinaltas ngayong 2022. Pero Prof, yun na nga, maganda ang prognosis. Kung meron mang kailangan bantayan, ano yun? Wag lang tayo mawa kasi tayo, wag lang tayo mawawalan ng ano, ng pag-asa na kailangan ipagpatuloy natin sa halip na makinig tayo ng mga bad news na mangyayari sa Pilipinas dahil nangyayari to sa Amerika, sa China, sa Europe. Huwag niyo intindihin 'yon. Ang mga iba't ibang mga bansa ay papunta ng papunta sa Pilipinas. Tingnan niyo na lang po kung sino yung mga bumibisita sa Pilipinas sa loob ng nakaraang dalawa-tatlong buwan. At anong level na yan? Ang vice president na po ng Amerika, ang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, vice president, pumunta dito at wag tayo magulat na yung mismo presidente nila pupunta dito. Bakit? Kasi nandito, ang dami natin, mga bata tayo, marami tayong pera, digital native ang pinag-uusapan ngayon. Sinong bansa ang magkakaroon ng tao na bata at marunong sa internet, marunong sa cellphone, marunong gumawa ng kumpanya? Diba? Dati yung Amerika yun, kumanta. 20 years old sina Mark Zuckerberg, diba? Sina Steve Jobs. Ngayon, matatanda na sila. So, ang mga susunod na magtatatag ng susunod na Facebook, na Apple, Prof, et cetera, ang mga Pilipino na yun. Prof, yung utang natin, yung malaking level ng utang ng Pilipinas, hindi yun danger sa atin? Ano pa bang hindi yun danger sa atin? Okay lang, talaga, carry lang. Bago nag-pandemic, halos wala na tayong utang. In fact, creditor na tayo, nagpapautang na tayo sa IMF, no? Mm-hmm. So, nagkaroon lang tayo ng kaunting problema dahil nga hindi tayo nakakolect ng taxes. Pero ngayon, na-open up na yung ekonomiya natin, so bumabalik na sa pagninegosyo yung ating mga negosyante, so makakakolekta na uli ang ating gobyerno ng taxes. May Maharlika fund na nga eh, Prof. Oo, yun ang pinag-usapan natin. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin pondohan yun? Baka pwedeng pambili na lang ng sibuyas? Tama bang diskarte yun na magkaroon ng Maharlika fund? Sa tingin ko dapat lang, no, pero yun nga ang mga debate doon eh, saan mo yung kukunin? So dapat kinukuha mo yon sa I think yung mga wealth fund sa ibang bansa ay inaano yun do sa mga depletable resources, no. So balang araw mauubos tong minahan natin. So habang minimina nila yung gold sa ilalim nung bundok na yon tinatabi nila yung pinagkakitaan nila kasi someday wala na yung gold na yon. Maubos. So yung mga
yung mga boksingero natin, di ba? So habang malakas pa sila, nag-iipon na sila ng pera. So dahil hindi naman sila forever malakas na mananalo sa boxing. So by the time na humina na sila sa boxing, marami na silang natipid doon sa bank account nila. At yun na ngayon ang paghuhugutan nila ng pera. Ganon din sa ating bansa. Ang dami nating resources, nakaupo tayo sa pinakamalaking, one of the biggest, no, deposits of gold, silver, and copper. Eh kung makuha natin 'yon at itabi natin yung mapagkakikitaan natin doon, balang araw, no, doon tayo uhugot, no, sa kung magkaroon man tayo ng next COVID na problem, etc., no. So sa tingin ko, sobra yung minerals natin. Wag naman. Oo, sobra-sobra yung minerals natin. Na hindi pa nga natin pinapangang, 1% pa lang ng GDP natin yung pinakikinabangan natin sa gold deposits natin. So hindi pa natin hinuhukay yung mga gold natin. So once ma-figure out natin, no, paano tayo magkaroon ng responsible mining, responsible fisheries, responsible malampaya gas, no, ang dami natin na didiscover. Mm-hmm. Iba't ibang resources, yan, mauubos yan. So, kaya dapat, habang sagana tayo dyan, itabi natin, i-invest natin, no? Yung lahat ng mga lectures ni Salve, no? On investment, savings. So, parang buong bansa, yun yung sovereign wealth fund natin, no? Na itabi natin yon, huwag natin lustayin. And then para yung ibang mga future generation, kailangan natin ng mga makabagong gadgets para magkaroon tayo ng modern education, modern health facilities. Kailangan ipagamot lahat ng mga may sakit, yung mga may hirap na gutom, pakainin, etc. So dapat Prof, klaro kung saan kukunin yung pera at saan gagastusin. Tama, no? Yes, hindi yes, pwedeng yung yes. Para sa, for example, para sa ayuda ng mga nahihirapan dahil sa current economic problems, doon ilalagay, no? Hindi. Yes, okay. Yes. Prof, maraming salamat. Yes, at sino mga ngasiwa ng pondo na yan. Yun ang dapat nating bantay. Kailangan Prof, si Salve nandoon. Wag, Prof. Ayaw natin. Dapat may bantay. Ayaw natin. Pero dapat bantayan siguro. Dapat bantayan. Mm-hmm. Prof, thank you. Bitin na bitin lagi pag ikaw ang kausap. Maraming salamat, Professor Ronilo Balbieran, ekonomista at faculty member ng University of Asia and the Pacific. Till next time, Prof, ha?